lalong lumakas at bumilis ang Super Typhoon Yolanda habang tinutumbok ang Eastern Samar at Leyte, kung saan ito posibleng unang mag-landfall. Ito na ang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ayong taong 2013. Ayon po yan mismo sa PAGASA. Nakataas na ang public storm warning signal ang mga babala na bagyo sa mahigit 40 lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Makibalita na tayo ngayon mula sa ating resident meteorologist, ang ating ekspertong totoo, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mel, Mike, kanina ngang hating gabi pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Yolanda at itinaas na ng PAGASA ang storm signal sa maraming lugar dito sa ating bansa. Ngayon, nasa ilalim ng storm signal number 4 ang Eastern Samar, Samar, Leyte, Southern Leyte kasama ang Biliran Island. Ibig sabihin yan, ang mga lugar na nabanggit ay makakaranas ng bugsahanging malakas 185 kilometers per hour sa masusunod na oras. Storm signal number 3 naman dyan sa Northern Samar, Masbate, Northern Cebu kasama ang Cebu City at Bantayan Island, Siargao Island at Dinagat Province. Signal number 2 naman sa Romblon, Sorsogon, Albay, Burias Island, dyan sa Luzonian at sa Bohol, Negros Occidental, Negros Oriental, Aklan, mga probinsya ng Capiz, Antique, nalalabing bahagi ng Cebu, Iloilo at Guimaras dyan sa Visayas. At sa Mindanao naman, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Agusan del Norte. Signal number 1 naman sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, mga probinsya ng Mindoro, Marinduque, Northern Palawan kasama ang Calamian Group of Islands at Southern Quezon dyan sa Luzon. Sikihor, Misamis Oriental dyan sa Visayas at Agusan o Agusan del Sur sa Mindanao. Sa taya ng PAGASA, nasa 543 kilometers sa may timog silangan ng Giwan, Eastern Samar ang bagyong Yolanda. At taglay nito ngayon ang napakalakas na hanging aabot sa 215 kilometers per hour, bugsong umaabot ng 250 kilometers per hour at mabilis ang pagkilis ito sa west-northwest, 33 kilometers per hour. At sa storm track ng PAGASA, tutumbukin ng mata ng bagyo ang Giwan Island diyan sa may o Giwan diyan sa may Eastern Samar o sa Abuyog, Leyte bukas ng umaga. Mang Tani, ano-ano pong mga probinsya ang posibleng daanan ng bagyo na yan matapos pumasok sa Kalupano maglandfall bukas? At saka dito po sa Metro Manila eh, madaragdagan ba yung mararamdaman ba yung baksik ng bagyo na yan? Mang Tani? Mike, pagkatapos na tumama ito mula dito either dito sa Eastern Samar o kaya dito sa May Leyte, as May Leyte, dadaanan yan itong Biliran, itong northern tip ng Cebu, dito sa may Aklan, dyan sa may Capiz, Semirera Island, posibleng itong Romblon, hanggang dito sa may southern Mindoro at dito sa may Busuanga at lalabas yan dito sa may West Philippine Sea. At dito sa Metro Manila, makikita natin na itong pinakasentro kung nandito sa may southern part ng Mindoro, ay mararamdaman yung epekto niyan hindi lamang dito sa Mindoro kung hindi sa mga area diyan sa Calabarzon kasama ang Metro Manila at ibang bahagi ng Central Luzon, Mike. Para po sa kaalaman ng ating mga kapuso, gaano ba ang kalakas yung hangin na 215 kilometro kada oras, so 215 kilometers per hour yung hangin at taglay ng bagyong Yolanda na yan, Mang Tani? Mike, kung titingnan natin itong 215, yan ay isang napakabilis kung ikukumpara natin sa sasakyan, Mike. Halimbawa tayo nag-aabang sa highway, may dumaang isang jeep o bus. Kapag ang isang bus ay tumatakbo ng 100 kilometers per hour at nadaanan tayo noon, yung hangin na tumama sa atin, 100 kilometers per hour lamang yon. Ngayon, kung dodoblihin nyo ng ating mga kapuso para magkaroon sila ng idea, yung isang napakatuling sasakyan na 200 kilometers per hour, yung hangin na daladala nun, pag tayo dinaanan, doon natin pwedeng ikumpara yung 215 kilometers per hour na hangin. At ang pinag-uusapan natin dito, Mike, eh hindi isang daan lamang. Habang yung mata o yung malapit sa mata dumadaan sa isang lugar, kung yan ay aabuti ng isa dalawang oras, ganun kalakas yung mararamdaman ng ating mga kapuso. Yun ay yung maximum sustained wind. Meron tayong tinatawag pa na gustiness o bugso na umaabot ng 250. So, ganun kalakas na hangin ang dapat paghandaan
ng ating mga kapuso doon sa mga lugar na tatawaan, lalong-lalo na dyan sa Eastern Samar at Leyte. At sabi nga mismo ng PAGASA, ito na ang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ngayong taong 2013. Samantalang talumod sa Metro Manila, mataas po ang tsansa ng mahina hanggang tamtamang pag-ulan. Kaya huwag kong kalimutan yung inyong mga payong para bukas, hindi pa po natin mararamdaman sa umaga yung epekto nitong napakalakas na bagyo. Kundi mararamdaman natin yan habang unti-unting tumatawid yan sa Visayas. Habang ang Northern at Central Luzon naman, mahina ang katamtamang pag-ulan ang mararanasan. Pero ang Southern Luzon at ang Bicol Region magiging mas maulan, lalo na dun sa mga lugar na mayroong storm signal. At maulap hanggang maulang panahon naman ang maranasan sa buong Visayas dahil na rin sa bagyo, habang ang Mindanao naman po ay magiging mas maulan, lalong-lalo na dito sa may Caraga at yung northern section nito kumpara sa ibang bahagi. Samantala, mataas naman po ang alon sa seaboards ng Northern Luzon at Eastern Seaboard ng Central Luzon dahil yan sa gale warning ng PAGASA na posible pong umabot sa mahigit 4 na metro ang taas. Ito yung may gale warning, Mike, ano? Pero yung mismong mga may signal, lalo na yung 4, 3 at 2, yan po ay ating pinapaalalahanan yung mga nakatira sa coastal areas dahil po doon sa storm surge na dulot ng napakalakas na hangin. Kaya po, lubhang mapanganib yung pumalaot dyan po sa Eastern Seaboard ng Visayas at Southern Luzon at dyan sa Northern Mindanao. At sa wave map naman ng Weather Central, posibleng umabot po sa 7 metro ang taas ng alon dyan sa mga baybayin na yan dahil nga po sa papalapit na bagyo. Mike? Okay, Mantani. Kailan naman na kung maging pusa na po na maramdaman ang epekto ng bagyo na yan, maya-maya ng gabi o kaya bukas pagtama sa kalupahan, eh ang kabilang tanong naman eh, ang kailan naman medyo iigi-igi na ang panahon dyan sa Kabisayan, ilang bahagi na Mindanao, pati na ng Luzon. Mantani? Mike, kapag bukas ng umaga, ito ay tatawid o tatama dito sa kalupaan. Pagdating ng hapon o bago matapos ang Biyernes, unti-unti nang gaganda dito sa Eastern Visayas. Okay.